Magandang gabi po sa ating lahat mga kabayan at magandang araw o gabi naman sa ating mga kababayang OFW saan mang panig po ng mundo. So mga kabayan, ito pong mga petition na nakafile ngayon sa COMELEC dapat po ay tapusin na bago magbagong taon, lalong-lalo na po ang petitions against BBM. At ito pong mga nasalanta ng bagyo na Typhoon Odette. So dapat po ay priority na tulungan. So yan po ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag po munang makakalimot mag-subscribe dito po sa Jetski DMS PH. Pindutin ang bell notification para kayo po ay parating updated sa aking mga bagong uploads. At baka pwede din naman mga kabayan, paki-like and share na rin sa inyong mga kamag-anak o mga kaibigan para mas lumawak pa po ang marating ng ating channel. Maraming salamat po. So ito nga pong mga naka-file na petitions against the BBM and other candidates po ay dapat pong tapusin na nga ng COMELEC. Dahil marami po ito mga kabayan ha, sa mga party lists at sa iba pa pong kandidato. Hindi lamang po pinag-uusapan ng iba dahil mas controversial. Ito pong kay BBM, kaya ito po ang madalas mapag-usapan. Pero marami pa rin po sa mga cases, mga local o national candidates ang nandyan po sa COMELEC. Kaya nga po nasasabi natin na dapat tapusin na ito ng COMELEC dahil 7 days na lang, Pasko na at another 6 days bago po ang bagong taon or bagong taon na. At kapag hindi po natapos ng COMELEC ang pagresolba sa mga usaping ito ng mga kasong ito, baka ho mabitin ang pag-imprenta ng mga balota ang iba pang mga eleksyon at iba pang mga election paraphernalia na dapat po ay maimprenta ng COMELEC. Dahil 3 months po iyan bago maimprenta lahat ng National Printing Office sa dami po ng mga dokumento, dahil kung di po ako nagkakamali ay 18,000 plus po ang mga bakanting possessions. Presidential hanggang councilor, nationwide po yan. Kaya sa dami po ng mga kandidato at sa dami po ng mga dokumento. Alam naman natin na at alam din ng COMELEC ang kanilang obligasyon. Pero mas maganda kasi na matapos na ng COMELEC bago magbagong taon ang lahat ng mga pending ng kaso at ito po ay magkaroon sila ng resolusyon. Hindi naman mga kabayan sa pinangungunahan natin ng COMELEC, no? Ang kailangan lang i-desisyon. Ang atin lamang po ay magkaroon ng peace of mind ang lahat. Kaya dapat po magkaroon ng resolusyon kung saan man papabor ito para sa pag-iimprenta ng dokumento ay hindi na pumabitin. Kasi napakahirap po kung mag-iimprenta ka ng lahat ng pangalan ng kandidato base lamang sa Certificate of Candidacy o COC. Pagkatapos ay kinalaunan ay madidiskubre meron palang dapat tanggalin. O diba? So mas problema po tuloy yun sa COMELEC. Kaya ang pag-iimprenta po sa mga dokumento o balota, isang pasaada lang po yan mga kabayan, kaya dapat po yan ay malinis. Ang pag-imprinta po ng election paraphernalia ay inaabot po ng 3 months. Pagkatapos po ng imprinta ay i-distribute pa yan sa lahat po ng region o probinsya nationwide. Eh ang election po ay more or less mga 4 months na lang baka mabitin po sa panahon. Kaya kailangan po ito madesisyonan na ng COMELEC ng mas maaga. Muli po mga kabayan, ay hindi po natin pinangungunahan ng COMELEC. Tayo ay umaapila lang para sa katahimikan ng lahat ng mga supporters at followers ng mga kandidato na tapusin na ito. Magkaroon na ng resolusyon
para sa mga kasong nakabinbin sa kanilang mga opisina, alright? So, samantala mga kabayan, ito pong pagtulong o pagbibigay ayuda, pansamantala, mga pagkain at ano pa mang mga kailangan ng mga biktima ng Bagyong Odette. Napakatindi po ng damage sa kanila na nawala po. Nawala ang bahay, ang iba nawala ng buhay, at nasira ang mga ari-arian. Pero sa ngayon, pagkain po ang pinakakailangan muna. Ang una pong nagbigay, at yan naman po ay SOP at obligasyon ng gobyerno, ay ito pong DSWD at NDRRMC. Nag-prepare na sila ng mga pagkain para doon po sa higit na matatamaan. So kahapon po nang kumalat sa mga evacuation center at sa mga iba't ibang lugar na dapat tulungan ay mga pagkain po na galing gobyerno, pero tuloy-tuloy po yun. Ngayong araw pong ito, nagsimula na rin magbigay ang iba pang mga individual or non-government organizations, at kasama na nga po dyan ang mga presidential candidates. Okay lang po yan mga kabayan, at hindi naman po sa pagkukumpara sa ibang mga kandidato, sina BBM Sara po ang unang nakapagbigay dahil nakapag-prepare na po sila noon pa habang nangyayari ang kalamidad, dahil alam nila na malakas ang bagyo base na rin sa report po ng PAGASA. At of course, sumunod naman po ang iba pang mga kandidato. So hindi naman po kailangan magunahan mga kabayan. Ang mahalaga po ay tumulong sila sa continuous ang tulong ng mga presidential candidate. Lehitimong ayuda po ito para sa mga biktima. Yung tulong ng gobyerno, tuloy-tuloy din, at yung tulong po ng mga non-organizations, okay lang din po yan. Yan po ay para sa pagkain. Pero hindi lamang po pagkain ang kanilang kailangan. Kung paano po maibalik ang kanilang mga bahay na nasira, paano maibalik ang kanilang mga kabuhayan, at kung paano maibalik ang kanilang mga gamit na natangay ng baha, yan po ang matindi mga kabayan. So, ito pong pagkain ay temporary lang, pero sana ay tuloy-tuloy ang tulong sa kanila ng may mga kakayanan, ng mga magagandang loob para po sa mga kababayan natin. Hindi po ito yung isang region o probinsya lang mga kabayan. Napakalawak po ng affected areas. So talagang malakihang galawan po ito. Kaya tama lang po ang desisyon ng mga presidential candidates. Hinold muna ang mga rally o motorcade, kasi unang-una mga kabayan magpapasko, at pangalawa ay may kalamidad nga, so dyan muna sila. At maganda po ito mga kabayan. So nandyan po, nangunguna ang gobyerno, sumunod po ang mga government or non-government organizations, at mga may kakayanan katulad po ng mga politiko. So okay po ito mga kabayan. Kaya para po sa mga kabayan natin, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kaya ko po ito natalakay para po sa mga kabayan natin dyan sa abroad na nagtatanong o nangungumusta kung ano po ang nangyari sa mga kababayan natin sa mga affected areas. May problema pa rin po. Dahan-dahan na ikakabit ang linya po ng kuryente at communications. Hindi po kasi ganun kadali yan mga kabayan. Pero ang nakakalungkot ay may 12 pong casualties. So dahan-dahan din pong pumapasok ang mga report mula pong sila ay biktimahin ng malakas na bagyo. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ginagawa po ng lahat ng paraan ng gobyerno kung paano isalba ang mga nasiraan ng bahay at kabuhayan. At di po nagpapabaya ang gobyerno, yan po ang utos ni Pangulong Duterte sa lahat po ng lokal o national officials.
Alright, so pansamantala mga kabayan, yun lamang po muna para sa gabing ito. Mag-comment lamang po dyan sa baba kung ano po ang reaction ninyo sa mga natalakay natin sa videong ito. Kung ano man po ang inyong magiging reaction, dito po ay patas at irerespeto po natin yan. Alright, so mag-iingat po ang lahat mga kabayan. God bless us all. Good night everyone and goodbye po.